nasa Ibabaw tayo ng dagat. Nagmadali kami sumakay sa ferry para pumunta ng Macau. Pero kasi dito sa ating ride, parang kala mo, "Lena, fancy you." Good morning, friends. Ang mamigas nyo, grabe. Sobrang stressful nito. Itong umaga na to. Maliban sa kulang ako sa tulog, nagmadali kami makasakay sa ferry. Ayan, nakikita nyo po. Nasa ibabaw tayo ng dagat. Nagmadali kami sumakay sa ferry para pumunta ng Macau. Ngayon, syempre, alam nyo naman ang disaster nyo. Chill-chill lang. Ako ang natataranta kapag late. So, medyo may pagka-buzzer beater tayo kasi parang just 2 to 3 minutes after namin na umupo dito sa sun, sabay umalis na agad. Kasi nga, dapat pala mga at least, let's just say, 15 minutes nandun na kayo. At yun yung pinakalista, 15. Make it like 30 minutes bago umalis itong katabi itong to. Sorry na ako mapag-isip ng diretso. Bago umalis itong barko na to, doon sa may boarding gate, dapat nandun na kayo. Tapos yung immigration pa, napaka-stressful. Nakakaloka. Paano kasi yung mga immigration officers? Alam niyo naman, feeling ko ganun talaga ang training sa kanila. Pag immigration officer ka, wala kang not even an ounce of customer service sa katawan. Anyway, napahiwalay yung Daddy Justin kasi nga nagmamadali kami. Ito ang Liam. Kamusta, Liam? Okay, napanood ako ng isda. Nanonood siya ng isda. Tapos nagtatanong na si Liam, ba't wala daw siya nakikita ang isda dito sa labas? Gotta take it home, it's there. I really miss the shade of blue. Ayun na nga mga friends, ang mamagis nyo, nakatulog na tayo. Nakasolid ako ng tulog. Buti na lang may balabal ako. Lagi ako may dalang balabal para matutulog ako, hindi na makikita nakanganga ako kasi ang ganyan yan. Diba? Having said that, andito na ata tayo sa Macau at yung bangs ko ginulo ko na naman na. Guys, yun ang kanina, lakas-lakas ng ulan. Pero ayan na po tayo. Iba yung kulay ng tubig dito. Ah. Medyo kinakabahan ako kasi sa pinanggalingan natin, kulay blue dito, ang tubig. Hindi ko alam nakikita yun. Kulay green ba yan? Kulay brownish green. O, ayun. At sana hindi na umulan pagdating natin doon sa ano, sa pinaka pupuntahan natin. Para ma-enjoy naman natin, hindi tayo lagi nasa indoors. Yun lang ang struggle kapag magta-travel ng medyo rainy season. Ano. Pero at least na-try natin. Ayun na nga friends, we made it to the bus! And surprisingly, malamig. Parang ano tag dito lang, parang medyo start ng fall season sa Korea na feeling ako. Siguro it could be, I may be wrong ha, pero feeling ko baka mga 21. No? Oo. Eh, wala kang na ng jacket. Buti na lang ang dati Justin yung may baon na jacket kahapon. Tatlo-tatlo yung jacket na dala ko dati. Eh kasi, may nagpapalit ng bag. Kaya, yung na dyan. Kaya yun. Na mga hindi kailangan. Pinalitan yung kailangan. Pero buti na lang may balabal ako. Just in case, may balabal pa rin ako dati. Diba? Si Liam nyo. Liam, hello. Ayan na, may ticket na tayo. Thank you. Here it is. Time schedule. Okay, now, thank you. Any stop, you can off the bus. You off the bus. Tell me, I run. Ano daw? Kanina, nagtatanong ako kay Ma'am Shi. Sabi ko, can we ride all throughout the stop? Sabi niya, pwede naman. Tapos tinanong ko, pwede ba kami mga pangalawa?
sabi niya, you can ride anywhere and everywhere for all I care. So, I love her attitude. Wala siyang pake, which we appreciate. Walang-walang man ang panahon, pero ang gandang sa Macau. Hopefully, naririnig nyo ako, no? Pero kasi dito sa ating ride, parang kala mo, man, I'm fancy you. Para tayo nasa roller coaster, nakakaloka naman. Ang ganda! Pagsasakay kayo sa mga ganitong klase ng bus, dito kayo sa pinakadulo. Tapos, huwag kayo dito sa side na to. Doon kayo sa side ni Madam na nagpipicture doon ako. Kasi doon yung maganda. Madam, hi ka naman! Hi, hello po! Ayan. So, ayun. Nakipapicture kami. Kasi wala kaming photographer. Buti na lang may nakakilala tayong photographer dito sa ating tour. So, yun. Thank you so much, Madam. Salamat sa pag-picture sa amin. So ayan, narating na po natin yung dulo at tayo po ay pabalik na. Ang mami kiss ninyo, tontuwa sa mga nakikita ko kahit na hindi pa ako naglalakad. Yung mata ko, busog na at ang liyab, gutom na. Ano gusto mo kainin? Mami, ano gusto mo mag-explore? Explore daw, oh. Explore daw muna siya. So papunta tayo saan, Daddy? Hotel Lisboa. Kakain tayo doon sa Margaret Cafe Nata para doon sa egg tart. Lord's Toe sana, isa din sikat yun from here, pero meron kasi sa Pilipinas na Lord's Toe, kaya try natin yung traditional na dito. Andito na kami sa very, very touristy spot at famous ito dahil dun sa kanilang egg tart. Parang Margaret's Cafe ata yung pangalan niya. At nakikita nyo ba yan? Sana nakikita nyo gano'ng karaming tao dun. At walang balang si Mami kasi yung pumila, pero si Daddy Justin gusto niya. Daddy! Yes. Ano? Pila ka? O, kumain muna tayo para hindi ka nagutom. Ayan, maraming kainan dito. Pwedeng kumain muna tayo. Tsaka pumila ng napakatagal para sa egg tart na siguro to yung muda. Di masagot yun, ha? Ano pong palaman, ha? Egg tart, eh. Na si Daddy Justin doon sa loob. Surprisingly, yung ganyang kahabang pila, very mabilis lang ang kanilang ano, turnaround. Kasi siguro inabot lang kami pumila ng mga 5 or 7 minutes lang. Tapos, nasa bandang harapan na si Daddy Justin. Habang nag-iintay ako kay Daddy Justin, eh medyo nananakit na ang tuot ng mami kiss nyo. Alam nyo naman, medyo tumatanda na tayo. Meron akong biniling pang camping to eh, na upuan. O, diba? Tapos, pwede ako dito sa gilid lang. So, tatabi natin yung stroller na ganyan. Tapos, hindi masyadong halata. Para lang ako nakalungkot. O, diba? Kumusta lang? Excited ka na? Oo, basta ka. Bango, from here. Ay, dito sa first room ako nakamayin. Malalaman natin kung worth the hype nga ba. Mainit pala. Medyo maingay lang guys ha, kasi may nagpabaklas ata ng building. Ayun na yun. Sana mag-invest sila sa magandang ano, no, store. Storefront, no? Oo. Baka yun yung ano nila. Pero ang theory ko sa mga ganitong bagay, basta pangit yung store, masarap yung I love. What? Wow! Bango? Ayan. Thumbs up, thumbs down. Sa aming paglalakad, nakakita kami ng fountain. Ang cute!
At nakapagpa-picture kami. Sayang lang, tulog si Dian. Medyo naambon na pala ha. Kaya eto. Uy, Daddy! Oo. Tingnan ninyo. Ano ba yung nakikita ko doon? Okay. Oh, ayan. Dun. Tingnan natin. Ang cute naman yung area na yan. Para ka lang nasa Tondo lab. Kaya nga. Mm-mm. Tondo tapos ganito ngayon. Pagkatondo niya. Dito sa street na to, parang isang mahaba siyang kanto na puro kayo. Nandat pala dito tayo kumain dati eh. Kaya nga eh. Doon tayo nang galing. Tapos nagulat ako, pagpunta ko dito, sa pinakadulo, biglang parang nagmukhang ano, Myeongdong. Ayan siya. Hindi nyo nakita, no? Pero ayun, 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 ayun. Parang ang daming mga stores doon. On this side. And on that side, ang dami. Daddy, ito ang Myeongdong ng Macau. Gulat nga ako biglang, biglang commercialized. Kanina walang ano eh, walang masyadong tao doon sa pinanggalingan namin. Tsaka tahimik. Tapos biglang pagdating ko dito, ang dami biglang tao. Dahil si Daddy Justin yung mahilig sa egg tart, mukhang may pipilahan ka na naman bago, Daddy. Egg tart. Natura na egg tart nila. Mas mura siya. Mang $1. No? Ah, kaya pala pipila. Kasi nasa pa-free taste doon. Wow. I have absolutely no idea saan tong lugar na to. Pero this is giving me parang Myeongdong, ano, tag dito? Na medyo Itaewon, ganun ang itsura niya. Ang daming mga ano, pagkain, nakakainis. Mas ako nagtsaga doon sa kinainan ko kanina. Dito pala lahat sila. O di ayun na nga po. Daddy Justin yun, syempre nakakita na naman ng sneaker store. So, nandun na naman siya. At ako naman ay maghahanap ng paraan para makatikman ng... Para makatikim tayo ng medyo masarap-sarap na merienda. I am finally giving in. Kain tayo ng ice cream. Ayan, dito sa store na to. Recommend yung limoncello na gelato and get the mojito flavor. Ang sarap! Oo. And sa aming paglalakad, eto na pala yung hinahanap namin. Ayun o. Oh, the ruins of St. Paul. Pero hindi kami pupunta doon dahil ang daming tao. Okay na makita ko na lang siya. Hindi ka makakapagpapicture ng matino kasi ano, ang daming nandun sa may hagdan at saka naka-stroller tayo. Tsaka girl, be ready na kapag pupunta kayo dito, as in yung mga lalakaran nyo po, huwag po kayong mag-heels ha kasi yung kanilang, ano tawag dito, kalsada. Hindi siya pantay-pantay. Huwag kayong magsuot ng sobrang flat, kailangan cushion yung sapatos. So, ayun. Again, that it just is missing kasi nandun siya sa shoe store. Tapos, sobrang congested dun sa part na yun. Nakakatakot kasi that reminded me of, ano, yung Itaewon. Sobrang daming tao. Kaya natatakot ako baka magka-stampede dun. Nagmadali na kami pumunta dito. At least dito medyo maluwag-luwag. At saka sa ibang way na siguro kami dadaan. Baka dito na. Ayun. Hello po. Si ma'am, siya ang cute. O di ayun na nga. Baka dito tayo dumaan kasi dito medyo maluwag. Dinadaanan na namin ngayon yung sinasabi ko sa inyong street. O di ba, walang masyadong tao. Eh, pag doon tayo dumaan sa kabila na ako nakakatakot. Kaya dito na lang tayo. Baka magka-stampede doon. Pa. Oh, ayan na nga update, ladies and gentlemen. Tatry lang natin kung makakasakay pa tayo dun sa bus na sinakay natin kanina. Kasi hindi ko maintindihan kung yung 5:30 ba, yun yung last na garahe niya doon or 5:30 aalis. Yun yung wala na siya doon. Aalis pa siya doon sa ano, last na station. Oo, kaya ayun. Pero kung hindi naman namin siya abutan, pwede naman tayong mag-taxi na lang. Try natin na makapunta dun sa may Wynn Palace ba yun? Or Wynn Hotel? Ano ba yun? Palace o hotel? O, basta sa Wynn Radio. Basta dun sa may Wynn. Wynn. Sasakay tayo ng ano, Sky Cab. Ayan, may taxi lang. Aba, pila. Pwede maintindihan.
Ayan yung sinasabi ko, ayan yung 5:30. Yun yung last na dating niya doon. Hindi ko alam kung aalis pa siya ulit doon sa Macau Ferry. Actually, sinasuggest ko kay Daddy Justin na medyo alangan na yung oras natin. Kaya mag-taxi na lang talaga. Kaso huwag tayo dito sa taxi bay na to. Ayan, ang haba ng pila. Sa ibang taxi waiting area tayo pumunta. Meron ba nun ganit? Parang wala naman. Sa Pilipinas lang tayo kahit saan. Pwede ka mag, ano yun, no? Mag-ganan ng, oo. Hindi kagaya sa, dito kailangan ata pipila ka talaga. Oo, baka ma-fine tayo. Liam, nasan tayo? Ito, sa Macau. Away ng taxi. Ay, buti na lang nakaswerte kami ng taxi, nakakaloka. Kaya eto, papunta tayo sa Wind Palace. Sinasuggest ni Daddy Justin na mag-bus na lang. Kaso kasi hindi naman natin kabisado pa at saka wala tayo enough time para alamin yung ruta ng bus nila. Pero for now, okay na muna to. Daddy, kamusta? Ngarag-ngarag ka! Oo. Bago tayo nakating dito, Daddy. Para sa tayong nag-Macau Marathon. Ibayin na lang natin yung title ng vlog na to. Amazing natin... race. Kaloka bago tayo nakarating dito. Pero buti na lang, nag-taxi na tayo, Lab. Mahaba yung pila, pero feeling ko, ano naman to. Kaya sana to... mabilis yung under ng taxi. Sana mga 30 minutes lang nandun tayo sa dulo, Lab. Kasi dapat 7:30 pala, bumabiyahin na tayo pabalik or else may iwan tayo ng ating, ano, no? Ng ating sundok. Mapapatulog tayo sa terminal. Ayoko nun. Ando na sa taas, yung iba. Cute. This is actually a fun experience. Yeah. Ayun, naku, hindi na lang malamit na tayo. Sorry for the abrupt cut, pero kasi ang nangyari nun, we waited for a good an hour and a half. Tapos ang lapit na namin dun sa oras ng ticket ng ferry namin. Nasabi namin, ako, if hintay natin makasakay tayo dito, baka mas malaki yung maisasakripisyo. So, ayun, pumila lang kami ng matagal doon, nalamigan at nanood ng fountain show. But still, it was a very, very beautiful trip sa Macau. Ang narealize ko, kailangan siguro ata more than one day kami magstay doon. Siguro good 3 days para mas ma-enjoy namin nang hindi kami nagmamadali, nakakaloka. Kung gano'ng kami nagmadali papunta, it's the same pagbabadali, pabalik sa Hong Kong, nakakainis. Kaya ayun, okay lang din naman, at least we learned a lot. So ito naman yung maganda kasi kapag talagang spontaneous yung pagta-travel. Ang dami namin natututunan na, ah okay, next time iba na yung gagawin namin. Next time ito yung areas na i-improve namin. So babalik kami doon, ganito yung mangyayari. So at least may mga bagay kami na nalalaman na ma-apply namin sa susunod namin pagbalik doon. So sana nag-enjoy kayo sa aming Macau vlog. And abangan ninyo yung mga susunod pa natin pupuntahan sa Hong Kong. So that's it. Thank you for watching and I'll see you again next time. Bye!